Thank you, eh? Ay, Ma'am Josie. Oh, Ma'am Elena. Oh. Ay, dumaan ako sa kwarto ni Robin. Mm. Eh, natutulog ang bata. Ayaw naman pag-isin ng nurse, kaya babalik na lang ako sa mga ibang araw, ha? Ma'am Josie. Bakit? Oh my gosh, Miss Josie, I'm so sorry na late ako. Dapat kanina pa akong lunch, kaya lang, naku, magdamag-damag kasi ako nagbantay kay Robin and na-late tuloy ako ng gising. So sorry. Mabuti naman at dumating ka. Dahil kasi gusto ko sanang pag-usapan yung petition mo tukol sa pag-deny ng access kila Patty. Yes po, Miss Josie. What about it po? Gusto ko lang malaman kung talagang pinag-isipan mo ang decision mong yon. Dahil, ano yon? Ginawa mo lang ba yon para sa kapakanan ng bata o para sa'yo? Okay, fine. I'll admit that I did it partly for my sake, but only because I was hurt. Akala ko, all this time, okay na kami ni Patty. And then yun pala, hinahanapan lang niya kami ng butas ni Peter. What was that? Hindi ba yun din ang ginawa mo nung pinarevoke mo yung guardianship ni Patty? Well, I guess... Yeah, maybe she's making ganting, ha? But why does she have to do it now? Really, she has to do it now kung kailan may sakit si Robinkins? That's not gonna help. Ang sabi namin sa isa't isa, ceasefire muna kami. And I stay true to my word. Pero sila ni Marlon, they just don't trust me. Natalia, baka hindi sa'yo nagdududa si Patty at si Marlon, kundi kay Peter. Peter. Si Peter na naman ang nakita ninyo. You all think he's a contrabida. Why? Because we are always fighting? Yeah, but only because he's protective of me. And he always tells me not to trust Patty. And tignan niyo kung ano nangyari. Nagkatotoo yung sinabi ni Peter. Patty betrayed me. Naiintindihan kita, Natalia. I know where you're coming from. Pero sa susunod, sana yung lahat ng mga decision mo bilang tita at guardian ni Robin, sana yung kapakanan niyang uunahin mo and nothing else. Ano ka mo? Bumisita dito si Francis? Aba, subukan niyang bumalik dito. Makakatikim talaga sa akin yan. Bugbog sarado yan! Woo! Kaya pa, mahal. Kaya pa! Basta, itali niyo lang yung kamay niya, tsaka takpan niyo yung mata niya. Tara na, punta na natin yung sa talyer niya, sukurin na natin yung ngayon, ha? Para, kaalaman na tayo! Kaya ato, huwag na. Baka mapano pa kayo ni Kuya. Mama, tama eh. Wala namang maganda pupuntahan kung dadaanin natin sa dahas. Mabuti pang tumahimik na muna tayo. Total, yun naman yung gusto nila. Tinatakot nila tayo para tumigil, di ba? Naninindak sila. Hindi ibigay natin sa kanila yon. Wala tayong gagawin? Naibilin, meron po. Pero kami nilang ni Ato yun. Mas mabuti pa na wala kayong masyadong alam para hindi na rin kayo madamay. Pero gusto namin tumulong. Ako din, Kuya. Malaking tulong na po na bantayan niyo yung paligid ninyo. Huwag kayong makipag-usap kung kanino. Ikaw, Sheila, huwag kang lalabas mag-isa. Ano? Naibilin, pakisabihan na rin po si Patty. Meron akong litrato ni Francis. Papalakihan ko para pag nakita niyo, makilala niyo agad. Okay? Okay. Sila niya pala. Sandali, natawag ako. Lolea, asan ba? Nay, hindi po. Basta, wala po akong ginawang gulo dito. Ikukwento ko na lang po sa inyo dyan, ha? Sige po, bye-bye. Ay, kalabaw! Ay! Pat! Harold! Anong ginagawa mo dito? May pasyente ka dito? Oo, si Robin. Ah, akala ko... Well, just because hindi na ako naliligaw sa'yo, mawawala na yung concern ko kay Robin. Tsaka magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Nakausap ko si Doc Richie, eh. Sabi niya nandun si Natalia sa room. At saka lagi daw may banta, eh. Kaya, I'm sorry.
Okay lang. Nakaisip na rin naman ako ng paraan kung paano ko siya makakausap eh. Actually, galing nga ako kay Robin kanina. Talaga? Paano? Nako, ikukwento ko sa'yo pero huwag dito kasi baka huli ako ni Natalia eh. Gusto mo magkape? May lakad kami ni Doc Carmen eh. Ganun. Sorry. Bye, Pat. Ingat. Ay! Ganito pala ang pakiramdam ni Patty kapag nagko-commute galing dito sa atin. Nakakapagod. Tama lang nga na, ano, na lumipat tayo. Oo, at maproteksyon na natin yan si Patty. Lalo na ngayon, ang dami-dami mga demonyo umaaligid. Kaya nga. Kumuha na din kaya ako ng baril. Ano? Oy, Noli, ha? Anong baril-baril pa rin sasabihin mo dyan? Tumigil ka at pwede ba? Huwag ka sumali dyan sa gulo na yan, ha? Ano ka ba? Eh, pang protection natin. Eh, malay mo, bumalik yung si Francis na yun. Subukan niya tumuntong dito sa pamamahay ko. Hahagisan ko siya ng lamesa. Balik ka na naman agad. Huwag ka na magali. Ikaw naman na binibiro ka lang, eh. Are, nakausap mo na ba yung girlfriend ni Marlon? Oo, pero matigas eh, at matapang. Hindi daw siya takot na sabihin ko kay Marlon na siya ang nagsabi. Aba, eh siguro dapat turuan ng leksyon yan. Yeah, I was thinking about that. But we really have to think this through and hire competent people na magagawa ito. Hindi katulad mga goons mo. Pare, huwag kang mag-alala. May malaking budget na tayo. Makakapag-hire na tayo ng mga professionals. Oo nga. Eh, ikaw, kumusta ang lakad mo? Eto, by now. Alam na ni Marlon na hindi basta-basta ang binabangga niya. Malamang titigil na yun. Yeah, they better. Hindi tayo pwedeng mabuliliyaso. Not now. Konti na lang, Francis. Okay, sige. Kapag kumaga itong bayan na to, sold na tayo. O sige, nandito na yata yung kausap ko. Sige, pare. Good luck to you, ha? Mr. Antonio, Ardilet. Sabi niyo meron. Babe. Hey. Naka-order ka na? Hindi pa eh. Kararating ko lang. Tsaka lang. Babe, okay lang ba kung sa bahay na muna tayo kumain? Bawas muna tayo ng labas-labas at kung di naman kailangan. Tara. Ano ba nangyari? Si Francis, nagpunta ng karinderya kanina. What? Oo, kinausap niya si Sheila. Sadyang pinapaalam niya sa akin na dumaan siya. Naninindak. Babe, hindi ko alam kung yun na yung huling beses na gagawin niya yun. Kaya kung meron lalapit sa'yo o kakausap sa'yo na isa sa kanila, sabihan mo ako agad. Babe, huwag kang mag-alala para sa akin. I can take care of myself. Hindi naman ako natatakot sa kanila. Siya nga pala, yung investigation mo. Ano, ipagpapatuloy mo pa ba? Lailo muna ako habang nag-iisip ako ng bagong strategy. Eh, tinanong ko yung kumpare ko eh. Maganda naman the area. Maganda, ha? Talaga, sir. Maganda. At mataba ang lupa doon. Pinya, rubber, kahit ano, sir, pwede mong itanim doon. Pero mas malakas ng pinya kasi may sigurado alam bagsakan. Kano? 50 million? Malaki-laking pera yon, ha? Hindi basta-basta itong investment na to. Sigurado ba tayo dyan? Kumusta titulo mo? Sir, sigurado ako. Malinis to. Kung gusto mo, sa next meeting natin, magsama ka ng abogado mo para ma-check ang mga papel. Kung ako sa'yo, sir, huwag ka basta-basta magkukumit. Mas maganda muna natin na muna natin yung lupa doon sa bukid nun. Para ikaw mismo, makita mo. Huwag kong magdidesisyon base lang sa mga kaibigan mo o di kaya dahil sa'kin. Siyempre, ahente ako, sir. Gagandahan ko ang kwento sa'yo. Pero alam mo, sir, kung gusto ko lang talagang kumita ng pera, hihingan kita ng down payment. Pero hindi, sir. Ayoko ng mga ganun. Ayoko ng mga nanggogoyo. Nabiktima na din kasi ako dyan, eh. Ayoko ng mga ganyan. Ang gusto ko, sir, kung sakaling may bibili sa akin, hindi magsisisi. Everybody happy. Convincing tong lokong to, ah.
Babe, sa bahay ka kaya muna matulog habang hindi ko pa naayos to. Okay lang ba sa'yo? Babe, okay lang ako sa bahay. Tsaka hindi naman sila lalapit sa akin dahil alam nila wala silang mahihita. And I can protect myself. Don't worry. Okay. Sige, basta meron ka hinahinala o kakaiba, sabihan mo agad ako, ha? Tapos, i-message mo ako lagi kung nasaan ka. Palagi. At huwag kang lalabas mag-isa. Kung hindi man kita masusundo o mahahatid, yung mover na gagamitin mo, send mo sa akin yung information, ha? Sige, sige. Yung ilaw mo pala sa labas, pundido. Magpakuha na kaya ako ng security. I can protect myself. And I'll be careful. Huwag mo na akong alalahanin. I'll be fine. Ano, uwi na tayo. Sige na, tara na. So ano, sir? Puntahan na ba natin yung lupa? Mark, check mo. Kailan ba ako free? Check ko lang, boss. Next month pa, boss. Next month pa? Yes, boss. Check mo, baka may pwede ako i-castle na trips. Hindi na kailangan, Mr. Villanueva. Ayos lang yan. Ako, hindi, sir, pa pwede. Kailangan masama ako kayo doon. Teka, meron ako isang client na magtitingin din ng property next week. Baka gusto mong sumama. Ang ibig mong sabihin, meron pang ibang tumitingin na property mo? Oh, sir, marami. Prime property kasi yun, sir. Mga kasabay mo, mga politician. Baka naman hindi mo pa sa akin ibigay yan. Sir, tatapatin kita. Kung para sa'yo, para sa'yo. Pero kung sigurado ka talaga sa lupa, magbayad ka na sa akin ng reservation fee. Magkano naman yung reservation fee na yan? 200,000. Refundable kung sakaling hindi tayo magkaigi. 200,000? Kailangan ko na bayaran ngayon yan? Sir, sa tingin ko, para ma-reserve niyo sa inyo. Actually, sir, maraming mga inquiries. May meeting nga ako mamaya eh, pero pwede kong ipa-cancel yun kung magbibigay ka ng reservation fee. 200,000. Pero sir, sige, ganito lang. Magbibigyan kita hanggang bukas. Mr. Cardinal, naniniwala ako na para sa'yo talaga ang lupa. Sige. Sheila, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba? Pag di mo sa akin sila, may kaagad. Wala namang nangyari. At saka, tingnan mo naman yung mga bodyguards ko. Kahit dustpan at sandok lang ang mga armas niyan, matitibay yung mga yan. So ano, officially unemployed ka na? Oo nga eh. Mamahalin mo pa ba ako? Oo naman. Ay, wala naman pala akong choice. Ganun? Sila, magpadagdag kaya kayo ng CCTV dito? Para added protection. Magpapadagdag talaga si Kuya, pati nga mga security guards. Nakakaloka. So, tell me the whole story. Yung nangyari kasi, andito ako sa karinderya, tapos may dumating na lalaki, si Francis na pala yun. Tapos nag-order siya ng pagkain. Tapos, yun, sinabi niya na babalik daw siya. Kaya sinabi ko kay Kuya kasi... Nak! Wow. Nak! Nak, thank you po. Kamusta ang trabaho? Nakabalik ka na? Ay, hindi pa po eh. Saan ka nanggaling kanina? Sa ospital po. Sumama po ako dun sa mga volunteers. Ano? Ay, Nay, wala naman po akong ano, ginawang gulo dun. Yun lang po kasi nakikita akong paraan na makalapit kay Robin at hindi ako makilala. Itong batang to. Nak, mapapahama ka niyang ginagawa mo eh. Mahal. Hayaan mo na yung anak natin. Eh malamang kung tayo rin na nasa posisyon niya, yan din ang gagawin natin eh. Nay, tay, pasensya na po kayo ah. Wala na nga ho akong naitutulong sa inyo. Puro problema pa yung binibigay ko't dala ko. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Ay, hindi ko maintindihan bakit. Itong si Harold, naging pabigat pa, dumagdag pa. Bakit? Ano nangyari? Ayun ho. Napagod. Sumuko. Hindi na ho kayo maghintay. Binasted ka? Sunod-sunod na yung pasabog ko, no? Hehehehe
Paul. Magaling din talaga magsalita yung Francis eh. Kung di ko alam na scammer yun, maniniwala ako dun, tol. Kaya nga, maraming nagugoyo, di ba? Pero mukhang confident siya na ano eh. Naipacheck ko sa abogado tsaka sa DAR yung titulo. Kaya nga, sakyan lang natin hanggang sa malaman natin kung ano talaga yung mga modus ng mga yun. Magpapayad tayo ng 200k, tol. Dependable daw yun, pero paano pag tinakbo? Oh, hindi may kaso tayo. Sabagay. Pero tol, una na ako. Katinan lang itong shot ko eh. O sige, dali. Huwag ka na muna pumasok sa car wash bukas. Baka bumalik sila Francis dun eh. Sige. Tsaka dito rin, maglaylo ka muna. Kung kinakailangan, sa bahay ka lang. Sige, tol. Salamat, ah. Sasagutin ko naman ho talaga siya. Ano nga hong nandito tayo nung sa reception ng kasal niyo? Sasagutin ko na ho siya, naudlot lang. Oo, ano nga nangyari? Kasi nga ho, akala ho natin, di ba nawawala si Robin? Oo. Kaya ho, yun ho, napunta na dun yung attention ko, tapos hindi na rin ho kami nakapag-usap talaga ni Harold. Nagpatong-patong na ho yung mga problema. Para bang wrong timing. Tara lang, Patty. May nararamdaman ka ba para sa kanya? Mahal mo ba siya? Si Harold? Opo. Meron po. Meron. Eh, si Marlon. Hindi naman na po mawawala yun. So, meron nga. Opo, pero hindi na ako nasasaktan. Yan. Yan mismo ang dahilan kung bakit umayaw na siya. Dahil alam niya, walang patutunguhan ang pinaghihintay niya. May kababali mo lang nung saling ko, ah. Kailangan. Ano bang nangyari? Hello. Nay! Hi, Padlon. Hi. Ah, tawa ka ng Diyos. Ano? Uy! Ano ba kayong dalawa? Mag-ayos na kayo. Hindi pa pwedeng ganyan. Pinalalakas yun na si Peter at si Francis. Eh? Pati. Oo. Mag-ayos kayo. Mag-ayos kayo. Ha? Nasaan po ba kasi si Ato? Di ba siya yung nakakilala dun sa may-ari? Ako na muna sasama sa inyo. Hindi ko muna pinapasok si Ato ngayon. Bakit? May secret mission. Marlon! Matalaman natin parehas yung mga kalokohan ni Talia eh. Ngayon ba ako titigil sa pag-iimbestiga? Tayo. Ngayon pa ba tayo titigil sa pag-iimbestiga? Naisip ko kasi na wala tayong mapapala dito sa diskarte natin kung magkaiba tayo ng iniisip. Kaya sali na ako dyan sa pag-iimbestiga na yan. So, ano, okay na tayo? Pero pa nga ba, may choice ba ako? Di ba wala? Ay, magkamay kayo. Para talagang okay na kayo. Sige na. Sige na, mag-shake hands na. Yes po, attorney. Ito na po. Nakompile ko na po yung mga receipts ng meds at yung hospitalization ni Robin. Pwede ko po idaan dyan bago ako bumalik sa hospital. And actually, kailangan po namin mag-request ng panibagong budget kasi nga po, malapit na daw any day now na ma-release si Robin. So we need to pay everything po sa hospital. Wala namang natira sa inyo? Medyo malaki-laki rin yung nilabas natin last time, ah. Yun nga po eh, kasi we needed to pay po the catering ng party ni Robin and also yung security niya. Okay, but I suggest, magtipid-tipid kayo ng konti. Pag nagtuloy-tuloy ang gastos na over $1 million a month, mauubos ang pera ng pamangkin mo before he turns 18. I understand po. Buti na nga lang. Nabenta niyo yung property niyo sa bukid nun eh. Para magtayo ng mga new branches ng convenience store. At least may perang pumapasok. Gusto nga sana kitang kausapin about Peter when he gave me the SPA. Kaso, nagkakagulo kayo tungkol kay Robin. Si Peter nga po pala yung pinapaasikaso ko noon. Ano nga po pala yung update daw? May buyer na yata siya.
Pero kulang pa ng mga documents eh. May mga kailangan pang pirmahan para ma-release yung title. Okay, I see. Thank you so much, attorney. Let's keep in touch. Margie? Sir? Can you, buy me a cup of coffee, huh? Sir, nurse po ako dito. Wala pong kasama si Robin. Baka magkaroon po ng emergency. I can take care of it. Favor lang naman, ha? You can buy anything you want. Sige na naman, oh. Sikit lang ang ulo ko, eh. Just this once, Yan. Salamat. Asan ka? Can you come home ASAP? Alam ko na yung tungkol sa lupa. Saan ka po pupunta, Tito Peter? Nay, tay, ano? Tara na po. Teka na! Tara, Marlon. Dali lang po si Robin. Uy, uy! Robin! Hi, anak! Hello po, Nanay. I miss you po. I miss you din. Naku, alam mo, kasama ko ngayon ang tatay mo, si Lolo at saka si Lola Belen. Eto, sandali, mag-hi ka sa kanila. Hey. Oh.